get a great opportunity and a privilege sa bawat isa. Siguro ay kailangan na ba nila yan? Kailangan na ba? Okay. So bago tayo magsimula, tayo na nalangin. Muli, Panginoon, kami humihiling ng inyong banal na spirito na gumabay sa amin. Ang inyong salita, Panginoon, ay banal at ayoko po magamit ito, Panginoon, so walang paguluhan. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy na tumulong sa amin sa aming gawain, Panginoon, sa gawain na inaanamin po sa amin. At unawa ay maging motivation namin at encouragement na kahit ano pang harapin namin sa gawain, kasiguraduhan namin ang kasama namin kayo. At unawa, Panginoon, magbigay inspirasyon sa wala sa amin sa pangalan ni Jesus. Okay. Sino sa inyo dito na nag-isip na sa kanilang mga sarili na talaga hindi naman sila karapat-dapat sa gawain ito? So, naisip nyo, karapat-dapat kayo? Sino sa inyo dito na dumating na sa point na nung tinawagan sila, ay parang wagan, bakit ako yung magsasalita dyan? Bakit ako yung sa kasama dyan? Eh, ang pwede ko lang naman magawa, ano, maging wallpaper. Pang desktop picture lang naman ako, pwede mo lang ako ilang sa kalagang. Bakit ako tinawagan sa gawain niya? Hindi niyo ba, hindi niyo ba naisip yung, or hindi niyo ba natanong yung sa sarili niyo na bakit nga ba kahit ganun yung ating pong personalidad, kahit ganun tayo ay nagagamit pa rin tayo ng Panginoon sa gawain. Isn't that amazing that even a simple person and a simple people that we are, God can use it in an extraordinary way. Tama? Ngayon po, meron po ang passage na i-share sa inyo. Ito po ay actual na kagaya po sa aming preaching subject kanina. And I'll be sharing to you what we have learned. And I'll be sharing to you a simple passage, pero ito po ay talagang napaka-importante po malaman natin with regards sa panawagan sa atin ng Panginoon. So, open your Bibles with me. Dala niyo man Biblia ninyo. Yan. Matthew chapter 4. Sa Matthew chapter 4, verses 19. Ito po ay passage ng ating pong lesson quarterly kagabi. Amin pong babasahin itong verse na ito at happy po natin po sa tatlong parts na kung saan i-amplify natin itong gawain na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sinabi po dito, papansin niyo po ha, according, simulan po sa verse 18, sinabi po dito sa King James Version, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, ano daw pong ginagawa ni Jesus? Naglalakad daw po siya. Naglalakad siya sa baybay ng Sea of Galilee. Okay. Ang ano po nangyari? At nakita niya sino? Si Simon at si Andrew. Casting a net into the sea, for they were fishers. Ngayon, tanong ko po. Sa tingin niyo, si Peter lang ba at si Andrew ang nasa baybay ng panahon? Maaari kaya na marami rin mga mangisda ang nandoon sa lugar na yon, ngunit itong dalawa na ito ang naging specific na na-mention ni Matthew for such a purpose and for such a reason. Sa panawagan ng Panginoon, hindi niya tinitingnan dahil alam mo yung bagay niya. Hindi niya tinitingnan kundi dahil master mo isang bagay. Hindi kanya tinawagan dahil talagang kakayanan mo na yung bagay niya. No. Maaaring pwedeng tawagin niya rin yung ibang mangisda sa panahon ngayon, tama? Pero pansinin niyo, sa verse 20, sinabi dito, and they, after po nilang ma-receive yung verse 19 yung panawagan, ano ginawa nila? And they, ang gusto ko sinabi sa King James Version, straightway, dali-dali, talagang ora mismo, ano pong ginawa? Ora mismo, left their nets and followed him. Aba, ano ba itong sinasabi ng Panginoon? Ano ba sinabi niya sa verse 19? Follow me and I will make you fishers of men. Aba, ano ito? Ano bang kawin ang kailangan namin gawin dito para mag-isda kami ng tao? Pero pansin niyo, maaaring marami siyang inibitahan sa lugar na yan, pero bakit
ito lang yung binanggit ni Matthew. It's all because sila ang tumugon sa panawagan ng Panginoon. It's not really your ability, but it's your availability. Because alam niya na maging isda ka, alam niya na magaling ka. Pero ang tahong, ikaw ba ay willing sa paglilingkod sa Panginoon? Ngayon, yan ang ginawa niyo. Kayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon dahil kasi sa nakikita niyo na kayo ay tinawagan ng Panginoon sa gawa niyo. At alam niyo na may panukala ang Panginoon sa pamamagitan ninyo para po maka-reach out tayo ng mga kaluluwa pa. Ngayon po, ang 3 points na ating pong iwan sa inyo ngayon kung bakaling ito, ngayon kung bakal ito, ay matatagpuan sa verse 19. Hatiin po natin siya sa 3 parts at ipapakita ko sa inyo dito ganito kung paano panawagan ng Panginoon sa atin. Una po sinabi dito, and he said unto them, follow me. Follow me. Sundan niyo po ako. Ngayon ang tanong. Pag sinabi mo, follow me, hindi bang sabihin nun, sinabi ko yun sa'yo sa pamamagitan ni Moana? Follow me, pero siya yung nagsalita ko para sa akin. Pwede ba mangyari yun? No. Hindi pwede sabi ni Rovel, follow me. Pwede bang ganun? No, but rather, sinabi nito, follow me. Sino mismo nagsalita nito? Jesus Christ. It's a literal and a personal call. Ang first po mga kapatid, First P, na gusto kong i-share sa inyo, this is a personal invitation. Ito po ay personal na invitation ng Panginoon. Mag-voice of you tayo. Follow me. Follow me. Ngayon ang tanong. Pansin niyo, hindi sinabi ng verse dito kung sila yung best na fishers. Tama? Sinabi ba dito, okay, kayo ay sasama sa gawain niyo kasi kayo ang best na preacher, kayo ang best na interest, kayo ang best na singer. Ganun ba? No. Hindi sinabi qualifications ito, but rather sinabi, panawagan ko ito sa'yo. Panawagan ko. And this is my personal invitation. The question is, will you follow? Personal invitation. Now, pansinin niyo ha, gustong-gusto ko yung next word. Kasi, dito na nagkaroon ng transformation, dito na nagkaroon ng shift, tama? Sinabi niya, follow me and you fish men. Aha? Ano sinabi niya? Pansin niya, follow me and I will make you. Nakita niyo yung words na ginamit? Ay, bukod sa inimbitahan kanya na personally, it's not just a personal invitation, but sinabi niya, I will make you. I will make you. This is now the second part na kung saan it's not just a personal invitation, but no matter your qualifications may be, ang Panginoon ang magbibigay ng pangalawang P, powerful transformation. He will enable you. Dati ang prayer mo lang, very shallow, ganito lang ang prayer mo. Pero all throughout the voice of you, ang prayer mo na ay malalalim. At talagang naibigin, ang langit yun, na din yung sincerity, na para bagang kausap mo na lang yung best friend mo. Iniiyak mo na lang sa kayo, kung bakit ganito? Diba? Sinabi mo na ganito. Ganun na yung transformation sa'yo. Pag nagsalita ka, hindi yung pautal-utal ka pa, tapos lagi ka lang ang titingin sa notes mo, tapos napapaisip ka lagi. Pero pag tinawagan ka pa lang, siya mismo pala mag-i-enable sa'yo. Siya mismo sabi, I will make you. Merong powerful transformation. Hindi niya sinabi na dahil tinawagan ka niya, iiwanan ka niya sa gawain. Kundi siya mismo kasama mo, siya mismo tutulong sa'yo, siya mismo mag-transform sa'yo. Because he has promised that what? I will make you. I will make you. Ngayon, tanong. Sino po sa inyo dito college na? High school? Elementary? Wala naman lang siguro. Okay, high school. Elementary? Basta mga na dito, nasa high school at college na ngayon. Ngayon, alam niyo po ba kung anong degree na tapos ni Andrew?
Bachelor of Fishing. Bachelor of Fishing. Sila po ay talagang Bachelor of Arts in Fishing. Ganda, no? Pero, hindi nila alam po anong level. First year sa inyo. Pero, all 3 years of their life, sila po ay Bachelors in Arts of Fishing. Ganda. Summa cum laude. Pero, hindi tinignan ng Panginoon dahil magaling sila sa fishing, kundi pinakita ng mga, no matter kahit ano pang meron ka, I will stay transformed. I will stay in you. Because I will be with you. I will empower you. Alright? So, may makakabahan ka ba nun, sir? Kakabahan ka ba nun? Pag mag-preach ka, pag mag-share ka ng gospel, kakabahan ka ba? No! Because you know that it's God who is with you. I will make you. At hindi lang tapos doon, hindi sinabi niya, I will make you what? Fishers of men. Minsan, nakakatawa ko pa. Gumagamit siya ng terminologies na hindi. Hindi mo kalayang tanong, fishers of men. Alam mo naman na mga isda kami. At talaga naman kinakabil namin ay isda. Pero bakit fishers of men? Hindi ba sabihin dito talaga? Sumanap. Ganun ba? Hindi pala ganun, kundi naintindihan nila agad ang gawain ay ganito, ay fishers of men. So ganito, meron pala talaga kami huhulihin ng mga tao. Hindi lang pala huli, kundi talaga mga kailangan iligtas ng mga tao. They were able to understand it. Because when God has given you the personal invitation, He will also give you the what? The powerful transformation. What do you think is the last? What's the last thing? Sinabi niya, fishers of men, I will make you. At sinisigurado ko sa inyo, pag mismo ang Panginoon na nagsabi, I will make you. May kakatakotan pa kayo doon? Siya mismo ang kikiro sa inyo. Siya mismo ang magbibigay ng resulta sa inyo because the third na nais kong malaman ninyo, sa gawain ninyo, He will give you a productive occupation. Fishers of men. Fishers of men. Kahit pa isang kaluluwa lang yan, heaven is rejoicing. Kaysa naman, kadami-dami na itinambak ninyo sa church, pero later on, wala ninyo. Because it's not a real fish. Kailangan purihin nyo yung real fish. Tama? Purihin nyo yung real fish. Pero I'm not saying na mali yung pag-reach out sa mga ganito na medyo pero papel decided for that. That's also wrong. The point is, we really need to be productive in our occupation with God in all of us. Tama ba? So, whether you like it or not, the question is this. Sa gawain nyo ngayon, sino ang tumawag sa inyo? Ang Panginoon? Or si Pastor? Or si Brother Rod? Sino ang tumawag sa inyo? Ngayon, siyempre, ngayon tanggapin nyo na at inawagan kayo na Panginoon. At siya mismo ang matatransform sa inyo at lalo din siya magbibigay ng result para sa inyo. Huwag kayong kabahan because I assure you after this voice of God, Panginoon mismo ang kikilos din. Panginoon din mismo ang magbibigay ng fruit ng inyong both gawain. Sa aking pagtatapos, iwan na po kayo ng isang verse. Tapos sa itong verse na to, it really struck me at kahit nga hindi ko talaga makalimutan itong verse na to. Ito po yung mga tao na kung sa sinabihan din ng Panginoon na I will make you fishers of men. Pero kasama po, after nung nakapag-reach na ko ng fishers of men na po si sila Peter, meron na silang mga na-reach out mga tao na naging fishers of men din. Ngayon, gusto ko kayong tanongin. Anong gusto nyo maalala sa inyo ng tao? Sa gawain nito, anong gusto nyo pagkaalala sa inyo ng tao? Anong gusto nyo pag-classify sa inyo ng tao? Ayaw nyo nag-consultant sa amin? Anong gusto nyo titulo? Anong gusto nyo tawag? O anong gusto nyo maalala ng tao each time na maalala nila kayo? Ay, si Robert, ganito lang. Gusto ba yung negative?
Ay, si Robert! Ha? Gusto ba na gano'n? Pero pag sinabi mo, ay, si Ronald? Oh, si Ronald? Alam ko si Ronald. Diba? Pero hindi ko sinasabi, naka-center yun sa inyo. Ang point ko dito, kung sakali man, anong gusto niyo maging what? Anong gusto niyo maalala ng tao each time you cover me? Anong gusto niyo pag-aalala sa inyo? Kung sakali man merong last na parte ng buhay ninyo na itatala sa Bible, anong gusto niyo maging? Ha? Sige, makakabaya. Sige, ladies, ito ang ayaw ko sa inyo. Ito ang proposal ko sa inyo, nawa ito ang pagkaalala sa inyo ng tao. Open your Bibles to the book of Acts. Acts chapter 1. Acts chapter 1 verse 14. Ladies, if there would be something na maalala sa inyo ng tao, let it be like this. Sabi po dito, so Acts chapter 1 verse 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and the what? Specific po ah. Specific na bilang dito pangalan dito. And Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Okay. Actually, that's the last account of Mary. Wala na ibang namanggit kay Mary. That has been the last account of Mary. At saan siya natagpuan? Sa United Prayer. Natagpuan siya sa panalangin unitedly with the people of God. Natagpuan siya sa Bible study. Natagpuan siya sa United Prayer. Natagpuan siya sa upper room. Wala na ibang account after that. Anong gusto niyo maalala sa mga tao? Anong gusto niyo maibigay niyo sa tao habang kayo ay nandito sa panawagan ng pag-aasin? Nawa, isipin niyo, what would they see each time that they come, or each time that they remember me? Sana ang naalala nila si Jesus Christ at hindi ka. At lastly, kung meron mang titulo na ninanais ko, gusto ko rin maging kagaya ng tao. Hindi siya pamilyar, hindi siya sikat, pero tingnan nyo, yung account sa kanya sa Bible, napakatindi. Sino ko sa inyo nakakilala kay Jason? Sa Bible. Kilala si Jason? Pag sinabi ko dyan, kinalala kayo? Peter. Jason. Buksan mo yung Bible at tingnan nyo sa Acts 17 verse 6 at nawa, ito ang maalala din ng tao sa atin mga kapatid. Maligan? Nawa, ito po ay maalala sa atin. Acts 17 verse 6 at sinabi ko dito, and when they found them not, they drew Jason. Ha? Ito lang po. Somehow, isa sa mga account na pertaining kay Jason at sinabi dito, and drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city. Ano daw po ginawa sa kanila? Inano sila sa rulers of the city. And listen to this. Ano sinabi po dito? Crying, this, that, have turned the world upside down, are come hither also. Ano daw ang title nila? Ito po yung mga tao that turned the world upside down. Would you like to have that? Would you like to have that na dito sa gawain ninyo, these are the people, yung mga nag-voice of you, these are the people who turn the world upside down. How could you do that? By once again going back to the invitation of God. Father, and I, who is the I? It's God who will make you fishers of men. He takes care of the personal invitation. He will enable you with a powerful transformation, and nonetheless, He will result it out with a productive occupation. Palayin po tayo sa Panginoon at lalo kayo.